Good evening po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa Pasig River Esplanade, Phase 1C. Nakikita nyo sa harap nyo ngayon, ayan Jones Bridge. Nandito po sa likod, ayan Binondo Bridge. So ngayon po, naghahanap tayo ng updates regarding paggawa dito sa Esplanade. And the update na nakuha natin is meron dalawang Starbucks na sellers na nag-inquire na, and there's a lot more na sellers from different parts of Manila na nag-inquire na tungkol din sa mga stalls na yan. And siguro mga by next month, I'm not really sure, but it's unconfirmed that mga next month papasok na sila. Napakaganda rito, guys. You see the buildings. Hi, Billu. This is Jones Bridge. Sa loob ng Pasig River Esplanade Phase 1C. And sabi sa inyo, maganda tong lugar na to pag mayroon ng nagbukas na yung mga ilaw. Wherein ang dami rito nag-aabang sa baba. Hi Monica, nasadyo ko. Ikan masin. This is not London. This is Pasig River Esplanade from the Philippines. Believe I'm from Manila. Yes, this is one of the top, soon to be top, tourist destinations in the Philippines. And this is located behind the post, Manila Post Office. This would be measuring up to 25 kilometers, and will end up in Laguna, Dubai. And right now, binuksan na yung ilaw. Bukas na yung mga ilaw, guys. And see, it's very similar. To the place in Europe. Hi, Ma'am Ambisyosa. Andito po tayo sa Pasig River Esplanade. And binuksan na nila yung fountain. Yes, Ma'am Ambi. Maganda na rito. And since
napakarami ng tao rito. Yung mga rumors na mabaho raw sa yung dagat, eh hindi na ganun ngayon. Kasi ang dami ng mga tao, and that's one of the proofs that okay na rito. Meron pang tagbo. Gaganda pa ng mga buildings dito, guys. Hi, Mike Tina. Hi, Ate Lisa Mix Vlog. Yes, Ma'am Ambi, sana makarating kayo rito. Makabisita kayo sa may likod lang to ng post office, Manila Post Office. And guys, itong kali na to na dinadaanan ng mga bikes, motors, ay papuntang Binondo, San Nicolas. And dun, yung road sa ilalim is papuntang Pier and Intramuros and leading to Manila Cathedral. Maganda ka rito, ma'am. At makikita nyo dun sa baba. Ito yung mga gawa sa cobblestones. Yung sahig. So you have the feeling of nung araw dati na puro cobblestones sa mga inaapakan ng tao. Not like this na puro semento. And malapit ba yan sa Luneta Host? Yes, ma'am. Isang ride lang dito papuntang Luneta. Yes, malapit yan sa City Hall ng Manila. Actually, yes ma'am, dito lang ngayon City Hall sa kabilang kali. And tatawid lang kayo ng street, nandito na kayo sa may post office. Sa likod doon is Pasig River Esplanade Phase 1 and Phase 1C. Ito na yung pinakadulo ng Phase ng Esplanade Phase 1C. Next time I will show you Phase 1 sa kabila. Ayun, mas lalong maganda ron kasi doon meron siyang mga upuan. And dito hindi pa siya nagagawa. Hindi pa siya na-install. Kasi meron pa mga stores na papasok, which is Starbucks. Hinihintay pa natin ang pagpasok ng mga pag-install ng mga upuan dito. Hi, Cinnamoroll.
Guys, napakaganda sa lugar na to. I'm in one of the problems here. Hi, Jazz. Isa sa mga problema rito ay yung mga water lilies na dumadami. Dumadami siya. Kasi yung, what do you call this? Yung mga trash boom na na-set up ng government is napuno na. So, kumalat na yung mga water lilies. Well, anyway, meron dito mga machineries dun sa ferry station ng Escolta wherein pag every morning meron kumukuha ng mga water lilies na yan para malinis na naman yung dagat. Well, anyway, talagang napakadami nila kasi. Kaya nahihirapan din maglinis yung yun. Nagihirapan din maglinis yung mga tao, mga machinery, yung mga tao dito. And yun. Umiilaw na yung Binondo Bridge. Sabi rito, sabi sa inyo, it's parang gold, napakaganda rito at sa gabi. Nakabukas yung Binondo Bridge, nakabukas na yung ilaw ng ito, Jones Bridge. And else itong napakadaming ilaw. So para kang talaga nasa ibang bansa. Sa harap natin ay First National Bank of New York na ito ay rinerenovate para maging hotel. Mas magandang hotel to kasi nasa harap to ng Pasig River mismo. Actually, napakaganda talaga dito sa Pasig River Esplanade, Phase 1C. And mas lalo rin sa kabila, sa Phase 1A. Okay lang, tambay lang, Jess. And masaya rito na magkakaroon ng mga dragon boats din dito na racing. At saka yung maganda dito, yung scenery. Na parang talagang antindi para nasa ibang bansa. Ito may mga clouds. Oh. Combining sa mga sasakyan
na papuntang Binondo. Ang dami na papakuha rito ng mga wedding photos at saka prenup photos. And talagang pictorial ang ginagawa rito dahil dito wala pa siyang bayad kasi. Salamat, Jazz. Hi, Eric Kid Story. Maganda nga dito. And meron dito security na parang to safeguard yung mga tao na, ano, kasi may mga dumarating na walang t-shirt, mga bata na takbo ng takbo. So meron dito ng mga nagrumorondang police na ini-ensure na tahimik and ma-restore yung kung ano man para mapayapa ang lugar na to. Pero pa ako nakita rito mga natitiktok eh. Diyan sa lugar na to. And actually napaka-safe dito dahil ang dami kong mga kilala, mga nagba-vlog. Ilang ano na lang. Ay, kung gusto niyo yung lakarin from Carriedo LRT station. Ditong yung right side ng Jones Bridge. Yan, straight yan to Carriedo. Also, eto, yung car park dyan is para sa four-wheel drives. Kung gusto nyo pumunta rito, naka four-wheel drive kayo, that's the best place to park your car. Merong roofing and also meron siyang security. Meron siyang guard. Wish ko lang talaga sana na nandito na yung mga upuan. Shout out kayo. And also marami rito mga Poliyala na lumalapit para sa shoutout. And dun sa right side is the way papunta sa Chinatown. Dun sa left side, ito yung post office. And ngayon nakikita natin na merong isang nag-ready pa sa prenup. Tara, silipin natin.
Yan, Ate Lisa, meron ka ng jacket. Sorry, nakalimutan ko ha. And also, pwede rito mga nagpa-bike. Kasi bike lane din to sa baba. Kaya lang, doon sa baba, problem is, nagkakaroon ng mga bike skids, skid marks. So, problem din yan sa contractor dito. Ayan, kung titignan nyo, on the left side, dito pinapark yung mga motor. Wow, may park siya naman ah. Sa ngayon, wala pang seller na dumarating. Wala pang mga stores na pumapasok. Eh dito kami bumibili. May manang. Which is nandito lahat. Merong kape, merong what have you, mga chicheria, snacks. Ay, cinnamon roll. Napakaganda siguro ng lugar na to. Pag pumasok pa yung mga stores na Starbucks, meron pang balita, meron daw dim sum na papasok. And
also magkakaroon daw ng donut house. Well, anyway, ito si CJ sa Pasig River Esplanade. And I will update you sa, simula na tayo sa phase 1A sa susunod na live ko. And thank you sa panonood, Cinema Rolls. Jazz, Eric Kids Story, Ate Lisa Vlogs, and sa lahat ng nanonood, I'll be in touch and streaming my live either tomorrow or next week. Sa mga nanonood, thank you so much. God bless.